lahat sa inyo na maaari yung first time na po makakarating dito, mga pag-uusapan natin sa araw na ito na may kanalaman sa pagiging komunidad ng ating Panginoon. Meron din tayong mga bisita po dito galing po sa ibang lugar. Meron po tayong bisita galing Middle East, galing po ng mga Saudi. Meron po. Ano ba ang nangyari? Mga Saudi po. Meron din po tayong bisita si Pastor Eli. Ayan po si Pastor Eli. Welcome sa inyo. Okay. So ito po yung unang-una nating pagsasagawa nitong IP Love Seminar. Excited po ako. Matagal ko na po pinagpipray at iniisip na magkaroon tayo ng ganito. So finally, nagkaroon po tayo ng ganito. At ito po ay basically a seminar na kinakailangan ng mga tao na gusto po makisali o makilahong sa aming mga maliliit na grupo o yung tinatawag po namin sa RCC na live groups. Okay? Now, gusto ko lang po linawin po, para po tayo ay dumalo rito sa RCC o di kaya dumalo rito sa tinatawag natin mga community events na ginaganap minsan sa isang buwan. Sino-sino yung nakatalo na ng mga community events? Okay. Yung po mga gawain po na yun, hindi naman kailangan ng seminar yun. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-seminar pa ng ganito para maka-attend ka ng community event, makasali ka doon sa mga pagtitipo na gano'n, o kaya maka-attend ka sa anumang mga fellowships dito, o kaya anumang mga gawain natin pag Sunday, o kaya Friday, yung upbeat natin. Lahat yun! Welcome to welcome lahat ng tao na dumaroon. Amen? Amen! Amen. Now, itong seminar po na ito ay para lamang talaga doon sa mga tao na gusto na sumali po sa live group. Okay? Now, hindi lahat ng tao, mauunawaan nyo ito as we go along, hindi lahat ng tao ay maaaring ready na o willing na na sumali talaga sa live group, lalo na pag naiintindihan nyo kung ano mangyayari sa live group. Kaya, okay mag-alala, hindi ko naman kayo magagalitan o ano man. Alam ko naman na may kanya-kanya po tayong hakbang o baitang sa ating paglago sa spiritual. Pero, alam nyo po na pag nalaman nyo na po itong tungkol sa live group at sa tingin nyo na parang hindi pa kayo sigurado, lalo na po yung mga makakasama nyo sa live group, parang may duda pa kayo. Okay? Kung sila nga ba talaga yung gusto nyo makasama sa live group, pwede muna kayong magkaroon ng trial period na tinatawag na share group. Yan. Yung share group po ay parang kumbaga sa Coca-Cola, ito po yung Coke Light. Okay. Ito po yung Coke. Ano ba tawag sa Coke na ngayon? Yung walang sugar? Zero. O yan. So meron tinatawag na Light Group Zero. Okay? Yan po yung share group. Okay? So pwede kayo mag-umpisa ng gano'n. Kaya unawain natin mahigit itong mga pag-uusapan natin dito para sa gano'n maintindihan nyo. Kasi po ang purpose talaga, okay? Ang layunin po talaga ng life group ay matuto tayong magmahalan talaga in a practical way. Amen? So itong life group, hindi po kayo tuturuan ng mga malalalim na talagang nosebleed ng mga bagay-bagay. Kundi dito matututo kayo sa life group kung paano talaga po magmahal ng kapwa, tanggapin sila kung sino man sila. Matuto tayo na magpatawaran, yung ganong klaseng mga ugali na hindi naman natin natututunan kahit saan. Amen? So yun talaga layunin ng life group. Kaya yung life group po, kailangan po talaga na maintindihan natin yan para kala natin parang barkada lang po yan. Higit pa uwi sa barkada. Okay? Kayo ay magiging talaga mga kapatid sa Panginoon. Now, ang community naman po natin, ang layunin po talaga niyan ay pagkaisahin o magkaroon ng pagkakaisa ang mga magkakapatid sa Panginoon sa bawat lugar. Sa madaling sa tayo, unity. So lahat po ng mga RCC niya sa bandang taas, sa Victoria, na minsan sa isang buwan, nagkakasama-sama sila. Tawag doon, community event. No? Sa Landaya, kung sa mga lugar, you know, sa Muntinlupa, kung saan nakatira yung mga taga-RCC, nagtitipon-tipon sila minsan sa isang buwan, sa tinatawag na community event, nagkakainan, may mga games, nagkakatuwan, at nagkakagaanan ng loob. Pero po, ang live group po ay isang special na grupo kasi ang layo rin talaga nito, yung maging close talaga kayo at matuto talaga kayo magmahalan sa isa't isa. Amen? Okay, so tayo po ay manalangin at para maihanda na natin ang ating mga puso't isipan sa pag-aaralan natin. Panginoon, maraming salamat po na Ikaw ang Diyos na talagang tumatawag sa amin at
siyang nagdadala sa amin kung saan kami ay maaaring maging bahagi at tinatanggap at minamahal. Panginoon, dalangin ko po na sa araw po na ito, sa umagang ito, sa seminar po namin, ay mabuksan po ang aming mga puso at isipan tungkol po sa nais mo para sa amin at paano nga po ito namin magpapatupad sa aming buhay at lalo-lalo dito sa aming church o saan man lugar, Panginoon, na maaari mong gawin ang mga bagay nito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa seminar po na ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng amen. Amen. Una sa lahat po, gusto ko lang pong daanan itong tinatawag po natin RLCC Vision Frame para maintindihan nyo bakit po natin ginagawa ang mga bagay-bagay na ating ginagawa dito sa church. Now, may notes po kayo. Paumanhin nga pala po dahil po nagkaroon po ng konti pagkakamali doon sa ibang pagsisirok kaya medyo baliktad po yung susunod na page. Pero yan po ibang icebreaker lang. Para kayo ay medyo ma-excite, you know, magkaroon kayo ng konting challenge na babalik-balik ka rin yung ganyan. Kaya nyo po, hindi naman po sinasadya po yan. Alam nyo po mga makina, hindi po sila nag-iisip. Hindi nila iniisip na babaliktad ito ah. Okay, pero okay mag-alala, maintindihan nyo pa rin yan. Now, itong RLCC Vision Frame, balikan ko to. Ito po ay, ito yung ating parang gabay o pasihan ng ating mga ginagawa sa RLCC. Okay? Para hindi kayo parang naguguluhan, bakit ba natin ginagawa yung mga ginagawa natin, etc. Now, una sa lahat, gusto ko malaman ninyo kung ano ang mission ng RLCC, ano po yung adikain na gusto natin gawin. Ang gusto natin po gawin is make real life possible for real people. Ibig sabihin po ng real life, walang iba kundi sinabi ng Panginoon si John 10:10, di ba? I have come that you may have life. Life in all its fullness. So sa madaling salita, naniniwala po tayo na layunin ng Diyos sa bawat tao ay magkaroon tayo ng tunay na buhay. Amen? Na ito'y walang iba kundi ang relasyon natin sa Panginoon at ganoon din sa ating kapwa. Na ang layunin natin ay maging totoo itong life na ito sa mga totoong tao. No? Hindi yung para sa linggo lang. Ang gusto natin mangyari po na yung mga tao matulungan natin na may sa buhay nila, ang buhay Kristiyano, hindi lang pag linggo, kundi araw-araw na kanilang buhay. Amen. Hindi lang sa church, kundi pati sa bahay at sa trabaho. At sa lahat ng lugar, pati eskwelahan. Amen? Amen. Na, ang ating pangarap po, no, ay magkakaroon nawa tayo sa awa ng Diyos ng community of communities where the presence, power, and purpose of Christ are fulfilled in and through each one. So pangarap po natin na sa pamamagitan po ng pagtatatag ng ating mga community sa iba't ibang lugar ay ang mga tao po mararanasan nila yung presence, power, and purpose of Christ sa buhay nila. Sa pamamagitan po ng mga tamang relasyon sa isa't isa. Hindi po naniniwala ang RLCC na lalago ang isang tao sa pamamagitan naman ng pagdalo sa lingguhang gawain. We do not believe that simply attending church on a Sunday is enough or sufficient para mag-grow ka spiritually. We believe it is through relationships and a particular kind of relationships at that. Hindi lang basta parang friendship lang, kundi tinatawag kong life-giving relationships. Doon po ang susi para tayo lumago spiritually. Hanggang wala po tayo sa ganong klaseng relasyon, mananatili, pigil, o hindi talaga tayo lalago sa spiritual nating kabuhayan. So, ang ginagawa po natin ngayon, nagtatatag po tayo ng mga communities sa iba't ibang lugar. Ano po yung communities? Samahan ng mga mananampalataya, no? Na nagkakaisa-isa sila, nagkakasama-sama sila, kumakain silang salo-salo, okay? Dala sila ng kanilang mga adobo at mga kare-kare at kung ano-ano, nagugutom na tuloy ako, okay? Tapos, nagpupuri sila sa Panginoon, o nagsishare sila ng kanilang mga ginagawa sa buhay. So, minsan sa isang buwan, nagtitipon-tipon ang mga communities natin. At sa gawa, kayo ay mapapilang din doon. Amen? Na alam nyo, magkaiba kasi yung community sa kayong life group. So, mayroong mga tao sumasama sa community pero sumasama sa life group. Okay? At pero sana naman kung sumasama kayo sa life group, eh sumasama rin kayo sa community. Okay? Dahil yung community minsan lang naman sa isang buwan magkita-kita yung mga yun. So, kung saan man kayo nakatira, kung saan man kayo nakatira, sino sa inyo alam nyo kung saan kayo nakatira? Oh, praise the Lord! Okay? Kung saan man kayo nakatira, doon kayo dadalo na community. Amen? Pero yung life
live group nyo, gaya lang sinasabi, no-post ko na lang ilang araw sa Facebook, yung live group nyo ay maaaring kinabibilangan ng mga tao na galing sa iba't ibang mga community. Okay? Pero pag minsan sa isang buwan, pupunta kayo sa mga kanya-kanya community nyo para doon kayo makiisa. Okay? Pero ang live group nyo, pwede iba-ibang mga komunidad. Now, ang ating pamamaraan ay gusto natin tulungan ang mga tao na mag-go through nitong apat na hakbang na ito. Una, believe. Ibig sabihin gusto natin lahat ng tao magkaroon sila ng personal na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So hindi po tayo parang masaya lang at maraming tao pag linggo, hindi po tayo satisfied yan. Ang gusto po talaga natin makita ang bawat isa sa atin magkaroon ng personal na kaligtasan at relasyon sa ating Panginoon Jesus Kristo. Pangalawa, gusto natin na lahat ng tao mapabilong. So sa umpisa, niyayaya natin sila sa mga community events. Pero gusto sana natin, higit sa lahat, makasama natin sila sa ating mga life group kasi doon talaga sila lalago. Okay? So, pangatlo po ay magkaroon sila ng tinatawag na becoming experience. Ibig sabihin yung matrain po sila sa discipleship. Kaya dito sa RLCC, meron po tayong tinatawag na real life mentoring school kung saan ang mga tao ay kinukonekta natin sa isang mentor, kung saan yung mentor ay gagabay sa iyo habang nag-aaral ka ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa paglago. Okay? So kung hindi nyo pa na-experience yan, gusto ko malaman nyo na desire ng puso namin yan. Ako, lalo na ako. Okay? So natutuwa naman ako pag nakikita kong isang tao, umatin pag Sunday, nagpupuri sa Diyos, siyempre, I praise God for that. Pero para sa akin, nang hindi ka pa na sa pasali sa small group, at hindi ka pa na may mentoran, bitin. Sabi niyo nga po, bitin. Okay. Mahirap naman po na tumatagal ang panahon na hindi po tayo lumalago sa ating pananampalataya. Amen? Di po ba? Mahirap po maging Kristiyanong bonsai. Di ba? So, natingin ang iba, sabi ko, bonsai ka, sabi ka. Pero po, ang panghuli po na gusto natin makita ay yung tinatawag na bless. Ibig sabihin ng lahat ng RLCC. Gusto po namin lahat na napapunta sa RLCC, pag hindi tatagal ang panahon, o sana hindi naman habang buhay, kundi darating yung panahon nga talaga na tayo ay magkakaroon na ng mga paglilingkod sa kapwa, kung saan pagpapalain natin ang ibang mga tao sa pamamagitan ng mga binigay sa atin ng Diyos na kakayanan. Kung saan man yun. Okay? Kung mapunta man tayo sa abroad, bilang araw sa Sinyan, tayo ay maglilingkod sa Diyos doon sa lugar na yun. Kung saan man tayo mapunta sa eskwelahan, you know, kaysa ilalim ng tulay, kaya saan tayo mapunta, tayo nawa ay maging blessing sa ibang tao. Amen? So ito po ang paraan ng RLCC para maintindihan ninyo. Now, ang tibok ng puso natin ay tatlo lamang, faith, hope, and love. So sa madaling salita, ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas at motivation bilang isang church na tulong-tulong po tayo ng merong pananampalataya. Ginagawa natin ang mga bagay-bagay na hindi lang dahil utos lamang talaga, kailangan sundin, kundi dahil may pananampalataya tayo sa Panginoon. May pag-asa, may hope, alam natin, walang imposible, kahit na gano'ng kapalpak ngayon, ay pwede ka pa rin baguhin ng Diyos. Amen? May hope tayo na kahit ngayon, nag-lipstick ka, bagamat talaki ka, darating ang araw na magpapatanong ka rin. Amen? Amen? So, may pag-ibig, ibig sabihin, tinatanggap natin kahit sino ka pa, okay, kahit ano pa yung sinabi mo na, Pastor, tatanggapin ba ako sa RLCC? 30 na napapatay ko. Basta i-promise mo lang, walang 31. Tatanggapin ka natin. Medyo lang. Ibig sabihin, lahat po ginagawa natin sa awa ng Diyos na maging accepting sa bawat isa. Kaya, kayo po mga kapatid, alam niyo, RLCC iba. Misa, may makikita kayo mga kabataan, long hair. Sabi niyo sa akin, medyo matatanda. Paso, bakit may mga long hair dito? Okay lang yun, sister. Si Jesus long hair. Baka natin problemahan yan. Diba? Amen? Now, so yun po ang ating audition frame natin. Now, hindi tayo talaga ginawa ng Panginoon, simulang-simula pa, hindi tayo kinreate ni Lord na para mag-isa lang. Okay? Ang gusto ng Panginoon sa mga Kristiyano ay talaga mapasama tayo sa mga samahan at komunidad ng mga mananampalataya kung saan hindi tayo nag-iisa. Amen? Kahit na ngayon mga tao walang pananampalataya sa Diyos, lagi nila bukang bibigyan. No man is an island.
Totoo rin naman talaga yan. Kasi pag ikaw ay nag-iisa sa mundong ito, ay napakakawawa mo naman at nakakalungkot naman kalagayan yan. Amen? Gusto ng Panginoon na meron tayong mga koneksyon sa isa't isa. Sabi po sa Acts 2:42-47, they, ang tinutukoy po ay mga tao na nampalataya kay Kristo, they devoted themselves to the apostles' teaching, so sa pag-aaral ng salita ng Diyos, and to the fellowship, yung pagkakaisa nila, no, to the breaking of bread, so kumakain sila, sama-sama sila, kasama na rin siguro dyan yung nagko-communion sila, okay? Tapos, and to prayer, so lagi sila nagkasama-sama manalangin. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Pansin ninyo kung anong kasunod. Pagkatapos ng verse 42, na sila nagkakasama-sama, nagkakaisa, kumakain, magkasama, nananalangin, tingnan niyo ang susunod. Nagkaroon ng pagkilos ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Amen? Alam niyo mga kapatid, gusto natin makakita talaga ng mga himala at pagkilos ng Panginoon, di po ba? Amen? Isa din natin naiintindihan na may kinalaman yan sa kalidad ng ating pagsasama-sama. Pag ang isang church nag-aaway-aaway, hindi mo makakasahan ang presence of God dyan. Amen? Amen? Kapag ang mga Kristiyano, walang ginawa kundi mag-chismisan, magsiraan, huwag mo nang asahan na kikilos ang Panginoon dyan. Pero pag ang mga mananampalataya ay nagkakaisa, nagpapakumbaba, nagtutulungan, hindi nagtatayo ng galit sa isa't isa, pag mayroong offense, agad pinag-uusapan para magkaunawaan, dyan kumikilos ang Panginoon. Amen? Amen. Now, sabi niya, all the believers, lahat ng mananampalataya, were together, and had everything in common. Ibig sabihin ito, hindi sila nagkakanya-kanya. Ito gusto ng Panginoon. Hindi yung kanya-kanya, basta ako, okay ako, ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Now, mahirap talaga maging isang community. So, totoo lang, mas madali yung maintain ng church. Amen. Kaysa maging isang community. Amen. Diba? Kasi nga atin ng church, makikinig ka lang ng sermon. Pagtapos sa sermon, uwi ka na. Walang masyadong challenge sa iyan. Eh. Pero pag ikaw ay sumama sa isang komunidad at lalo na pag sumama ka sa isang live group, medyo challenging yan. Kasi yung mga makakasama mo, hindi mo naman kamag-anak yun. Amen? Ay kamag-anak mo ka, minsan ayaw mo kasama eh. Hallelujah. Diba, yung mga sarili mo ng pamilya, minsan kung pwede lang hilingin sa Diyos, Panginoon, pwede mo palitan ito mga to. Di lalo pa, pag sumama ka sa isang komunidad, na hindi mo naman kaano-ano. At lalo na kapag medyo may conflict na. Kaya nga usong-uso kayo, kahit siya kapumunta, yung mga church na, yung mga member, mga Kristiyano na paborito nilang laro, ay church hopping. O window shopping, o church shopping, you know? Lipat ng mga church, ayaw mag-commit kahit saan. Kasi, when napunta sila sa same church, nagkaroon ng konti conflict, lipat naman din sa kapila. Diba? So, pupunta ka sa ganito, sa VCT, DVD, saan naman pupunta, ano? Lipat ka ng lipat. Kasi, ito yung merong relasyon, meron talagang pagsubok. Amen? Pag meron kang relasyon, sabi, Pastor, ako meron akong relasyon, wala kami kahit anong conflict. Hindi totoong relasyon niya. Malamang, nagpa-plastikan lang kayo. Pero kung totoo talaga nagmamahala kayo, magkakaroon talaga ng away dyan. Paminsan-minsan. Diba? Yung mga mag-asawa, taas sa kamay. Totoo yan, Pastor. Diba? Pag mag-asawa, nagkakaroon ng conflict. Alam nyo bakit? Nagmamahala kasi. Amen? Pag may asawa kayo, wala kayong conflict. Pag-pipray ko kayo. And then sabi niya, selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Kusang loob, tumutulong sila financially and materially. Hindi yung communism na parang sa pilitan. Hindi galing sa liderato ng church na sinabi, hoy, bigay kayo ito. Kusang loob sila, nagtutulungan. Tapos sabi niya, every day, araw-araw, hindi lang every Sunday. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes, ate together with glad and sincere hearts. So lagi sila nagkakasama para mag-worship, praising God and enjoying the favor of all the people. At ang resulta nito sabi, and the Lord added to their number daily those who were being saved. So araw-araw lumalago na lumalago sila. So mga kapatid, I'm deeply convinced sa heart ko at yun ang dahilan bakit ako patuloy na talaga naglilingkod sa Diyos. Na naniniwala ko, ito lang ang taming paraan para matupad natin ang layunin ng Panginoon. Amen. Amen? So now, gusto kong umpisaan natin ito ating pag-uusap sa unang session natin sa umaga nito na pinamagatang why you need to belong. Kailangan maintindihan natin bakit kinakailangan na huwag ka lang attend lamang ng Sunday worship. Okay? Gusto ko maintindihan nyo bakit ba? Kasi may mga tao sasabi sa akin, Pastor, okay na ako sa upbeat.
Okay na ako dito sa ano, sa SWC. Masaya na ako, nagkukuro na ako. Bakit ba kailangan pa papilitin ako? Walang wala, di kita pinipilit. No? Sabi mo sa katawin mo, di ka pinipilit yung pastor ko. Tandaan mo yan. Walang sapilitan dito, okay? Pero minsan sabihin na ibang, pastor, bakit kailangan pa? Matipan ang idol, sasali pa ako sa live group, eh, okay na ako eh. So gusto ko maintindihan po natin bakit. Pero una sa lahat po, gusto ko maunawaan natin na lahat ng mga tao ngayon ay disconnected. Okay? Kumbaga sa telepono, walang signal. Okay? Kumbaga sa internet, hindi ka makadownload. Okay? Disconnected po tayo. At may mga dahilan po yan kung bakit. No? Gusto kong paliwanag sa inyo po ng mga root causes ng disconnection ng mga tao. Siguro tumingin kayo sa paligid nyo. If you look around, o may mga friends kayo, makikita nyo itong problema na ito. Eh, no? Nauna sa lahat kasi, dahil lahat ng tao ay hiwalay sa Diyos or separated from God. Ito pong sabi sa Romans 1:28-31 na siyang punong dulo ng lahat ng mga ipagkakaunawaan o away sa mundong ito. Furthermore, sabi niya, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them, at tinutukoy yung mga tao na hindi kinala ang Panginoon, He gave them over to a depraved mind, so nag-umpisa yan sa utak, to do what ought not to be done. So saan ang gagaling yung mga maling ginagawa ng mga tao? Dahil sa maling pag-iisip. Dahil sa mga maling pagkaunawa. At sabi niya, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. Ano ba yung depravity? No spray. Ibig sabihin, lahat kayo, para sinumasuma na lahat ng mga maling bagay na ginagawa natin sa buhay natin at sa kapwa natin. Bakit pa gano'n ang mga tao? Kanya-kanya. Swaparaan. Walang pakialamanan. Diba? Kahit minsan meron ng tao na sa kasahan, nilalakanan lang. Bakit pa gano'n ang mga tao? Dahil puro dulo talaga niyan ay yung ating pagkahiwalay sa Diyos. Kaya wala rin tayong pakialam sa isa't isa. Ito po ang sabi rin. Patuloy natin basahin. They are full of envy. Ano ba yung envy? Ingit. Murder. Strife. Deceit. Panlilimlang. Namumutang. Hindi nagbabayad. Diba? Nanluloko, nagpapanggap. Oh, malis. Yung pag sinabi sa iyo ng ano mo, ng mister mo. Alam mo, sarap ng niluto mo ngayon, ha? Ang sagot mo, bakit yung dati, hindi ba sarap? Nag-iisip ka lagi ng ano, Malaysia lagi sa lahat ng bagay. Diba? Tapos, they are gossips, slanderers, lagi maninira ng kapwa, God-haters, insolent, ibig sabihin, you know, talagang mahirap pakisamaan, arrogant, mayamang, boastful, they invent ways of doing evil. Hindi mo? Yung pagiging creative mo, ginagamit mo sa masama. Tapos, they disobey their parents, they are senseless, faithless, heartless, ruthless. Okay? So, yan ang pinagmumulan ng problema natin. Dahil sa pagkahiwalay ng tao sa Diyos, kaya nagkakagulo ang mundo natin. Kaya ang susi din po para magkaroon ng kapayapaan, hindi gobyerno. Ang susi para sumanda ang Pilipinas, hindi yung magkaroon ng panibagong gobyerno, kundi makilala ng mga tao si Kristo Jesus. Yan ang susi ng pagbabago ng mundo. Okay? Now, individualism, sumusunod na dyan. Bakit tayo disconnected sa isa't isa? Sabi sa ikalawang Timoteo 3:1-5, but mark this, sabi ni Pablo, tandaan ito. Ibig sabihin, unawain nyo. There will be terrible times in the last days. Ito yung ating kinabubuhayan ngayon, ang tawag dito, last days. Kasi sumunod na dumating si Kristo, hanggang sa kanyang muling pagbabalik, ang tawag dyan sa period na yan, last days. Okay? So, hindi ibig sabihin, ilang araw na lang, bubuo na mundo. Okay? Ang ibig sabihin, itong panahon natin, na inihintay natin si Kristo na bumalik muli, ito yung mga huling araw. In the last days, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, okay? Wala silang talaga pakialam sa mga may kinalaman sa Diyos, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, wala silang pakialam sa anong kabubuti ng kapwa, treacherous, traidor, rash, okay? Bigla-bigla gumago, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. In other words, mga kapatid, they claim na kilala nila ang Diyos, pero sa kanilang buhay, makikita mo na wala silang pakialam,
sarili na nila iniintindi nila. Alam niyo ba ang palatandaan ng isang taong tunay na nakakakilala sa Diyos? O ano yun? Dalawa lang po eh. Una, mahal na mahal mo ang Panginoon. Amen? At pangalawa, mahal mo ang iyong kapwa. Amen. Wala akong pakailan kung ikaw ay may PhD. Permanent head damage. Kasi kung di mo mahal ang Diyos at di mo mahal ang kapwa, wala kang alam. Kahit marunong ka pa ng Greek at Hebrew. Kung lahat ng tao, inaaway mo. At lahat ng tao, galit sa'yo. Tuwing natutulog ka, pinagpipray ka na sana kunin ka na ni Lord. Kasi sa'yo, walang kwento lahat ng pinag-aralan mo sa Bible. Amen? Amen. Now, pangatlong problema ay yung mismong nature ng relationships. Kasi ang relationship tumatakbo sa ganitong paraan. Eh. Muna, siyempre, formation muna. Sabihin, di ba, kumbaga sa mag-asawa, nagliligawan muna kayo. Di ba? Duwag ko baga sa magkaibigan, siyempre, nagkakakilala na muna kayo sa umpisa. Di ba ganun lahat ng relasyon? Nagkakaroon muna ng, ano, ng getting to know each other. Di ba? Pagkatapos nun, honeymoon. Yan ang pinakagusto natin eh, di ba? Sabi mga pinasawa, taas ang kamay, pinakagusto nyo, honeymoon. Di ba? Eh alam, ilang araw lang yun kasi magastos. Di ba? Pero susunod niyan ay conflict. Dahil pagkatapos na ng honeymoon, magkakaroon na ng conflict at yung conflict ang sumisira ng lahat ng relasyon. Kaya nga dito sa RLCC, naniniwala ako na isa sa pinakamahalaga talaga dapat matutunan ninyo pagkatapos makilala ang Panginoon, pagkatapos ka maborn again. Ang kailangan, malaman mo agad paano makipagkapwa-tao. Kasi doon talaga ang susi. Sabi sa akin isang pastor, Pastor, ba't yung maturuan ng bibliology, theology, angiology, soteriology? Mga kapatid, sabi ko nga sa kanya, kahit na alam ng mga tao yan, kung wala silang, hindi nila alam paano makipagkapwa sa kapwa nila, ano mangyayari dyan? Yun ang muna kasi kasuhin natin. Amen? Di ba? Kasi madali magturo ng mga ganun mga bagay pag marunong na tayo makipagkapwa. Amen. Now, so, sabi sa Acts 15, mismo mga unang Kristiyano, mismo si Apostol Pablo nagkaroon ng conflict. Sabi niya, Barnabas wanted to take John, hindi si John Eliseo. Happy birthday, John. Yes. Hindi si John, Mark. Yung si Mario, si also called Mark with them. But Paul did not think it was wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them, okay, in the word. They had such a sharp disagreement that they parted company. So, mismo si Apostle Paul, nakaranas ng matinding conflict. So, hindi kagulat-gulat, halimbawa ngayon, mismo mga pastor, minsan nagkaroon ng conflict, di ba? Minsan mga leaders nagkaroon ng conflict. Okay, magulat parang, Brad, paano yung nagkaroon ng conflict? So, kundi mo, Brad, si Paul, nagkaroon ng conflict. You know? Lahat ng tao nagkaroon ng conflict. Amen? Kung hindi ka nagkaroon ng conflict, hindi ka tao. Sabi mo sa katabi mo, tao ka ba? Okay. Kasi kung tao ka, nag-a-conflict, okay? Pero ang maganda nito, sabi niya, so Barnabas took Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas and left, hindi na sila nagsama, commended by the brothers to the grace of the Lord. So sa madaling sa tao, paniniwala ko sa huling salita ng grace of the Lord, nagkaunawaan din sila kahit paano. Nagkasundo rin sila kahit paano. No? So mga kapatid, alam mo, hindi naman kagulat-gulat na magkaroon tayo minsan hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Normal po yun. Amen? Amen? Ang problema natin kung paano natin hinahandle yun. Doon lahat nagkaroon ng, doon mo malalaman kung isang tao, kinala niya talaga ang Panginoon. Kasi pag nagkaroon ka ng conflict, tapos ang solusyon mo, magkahiwa yun lang, mag-away na, maghiwala yung puti sa dikulor, you know, wala nang pansin, you know, ibig sabihin nung karnal ka. Amen? Yung magkaroon ng conflict, normal. Pero pag ikaw ay naging makasarili, karnal. Amen? So, yan po ang tatlong dahilan. Separation from God, individualism, saka yung nature mismo ng relationships na siyang nagiging problema ng maraming mga tao. Kaya nananatiling disconnected tayo. Ngayon, pangalawang dahilan po, kaya gusto ko na matuto tayo na mabilog tayo talaga. Kasi po, kailangan naman talaga natin, lahat naman ng tao eh, kailangan natin ng connection eh. Alam niyo po ba yun? Amen. Papaliwanan ko sa inyo kung hindi ko sabihin, unang-una sa lahat, kinreate tayo eh, ni Lord, para magkaroon ng koneksyon sa kapwa. Makikita natin sa Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.
So ito, konteksto nito, siyempre yung pag-aasawa. Pero doon pala makikita nyo na yung hint na nung kinreate ni Lord ang tao, kinreate niya in the image and likeness of God, at alam natin na ang God is actually three persons in one, yung Father, Son, and the Holy Spirit. So kung kinreate tayo ni Lord in His image, and God is actually pinaka-simbolo ng community, therefore, ang tao kinreate niya rin para sa community. Hindi niya kinreate ang tao para maging mag-isa. So yun ang dahilan bakit bawat isa sa atin dito, pag wala ka talaga ka-close, parang hindi ka talaga masaya. Di po ba? Amen? Yun ang dahilan, kasi kinreate ka ni Lord na ganun eh. Parang katulad din na kinreate ka ni Lord, para kumain. Kaya pag wala kang pagkain, ang tingin mo sa akin, ayun, chicken joy. Di ba? Kasi kinreate ka ni Lord na ganun eh. Natural sa'yo yun. Pangalawa, we are attracted to it. Aminin na natin, malaking attraction sa mga tao, yung talagang tunay na pagmamahalan. Every day, sabi, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those, okay, who were being saved. So, sabi nga, enjoying the favor of all the people. Ano ibig sabihin nun? Yung mga tao sa labas, nung tinitingnan na nila yung mga Kristiyano, na-attract sila. Yun ang nila kaya minsan yung mga kulto nagiging matagumpay sa pag-a-attract ng mga tao sa kanilang deception. Kasi yung mga kulto, parang close na close sa isa't isa eh. Tapos yung mga Kristiyano naman, walang pakialamanan. Kaya minsan yung mga tao nalilin lang, napapasama sa Iglesia ni Cristo, napapasama sa kay Eli Soriano, kasi parang nakikita nila, doon mas may maganda yung pagmamahalan eh. But dapat tanungin natin yun, dapat sa presensya ng Panginoon, sa totoong Kristyanismo, dapat doon makita ang pagmamahalan. Amen? Amen? Hindi kinakailangan makita ng Lucaria. Kailangan din natin makita yun doon. Kailangan makita natin yan dito. Amen? Now, minsan yung mga naglalakad ng mga nakaputi, nagpupugi nila, di ba? Pag kumatok sila sa bahay, di ba? Meron silang ino rito, itim dito. No, mga Mormon, gabi nila, pag nakita mo yung mukha, ang ganda, maliwalas, di ba? Hi! Sa ikon mo ba? Hi! Sa mamaya pote, nalilang ka na, naging Jehovah ka na. Hindi mo alam na yung mga grupo na yan ay kulto. Huwag kayong nood-nood ng TV, sa mga ganyang klase, mga pagtuturo, huwag kayong imita-imita sa bahay nyo, kahit sabihin sa inyo, hindi, pandagdag lang ng kaalaman. Sabi mo, meron na akong alam. Ikaw pumakasok dito. Huwag nyo pa pumasukin sa bahay nyo, huwag nyo tatanggapin yung mga binibigay nilang magazine. Amen? Tapos pag may mga nanonood sa inyo doon kay Elo Soriano, sabihin, patayin nyo, ilipat nyo sa cartoons. Mas maganda yun. Okay. Tayo po ay affected by our relationships. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, do not be mistaken. Okay? Huwag mo baliwala ito. Huwag kang magpaloko. Bad company corrupts good character. Amen. Sabi nga ng isang kasabihan, show me who your friends are and I'll show you who you are. So kung lahat ng mga dapat cards mo, mga nanginino, mga walang pakialam sa Panginoon, walang takot sa Diyos, sa tamang manan, magiging katulad ka rin nila. Ganun yun eh. So ingatan mo kung sino talaga yung mga ka-close mo. Kaya minsan nag-aalala ko sa mga kabataan, minsan ang mga ka-close natin, mga kabataan, siya may kabataan yan, alam ang ka-close mo, lolo. So mga kabataan na nagpina-close nyo, mga magkada nyo, pero tingnan mo yung buhay nila, tingnan mo sila, kung wala silang pakialam sa Diyos, bakit ka sobrang nagiging close sa kanila? Kasi magiging katulad ka nila over time. Diba? Hindi ko sinasabi, huwag ka magpagkaibigan sa hindi mga mananampalataya. Ako may mga kaibigan akong hindi mananampalataya. Pero hindi sila talaga ang ka-close ko. Amen? Kasi pag sila lagi kasama ko, balang araw, ganun na rin ang ulo nila. So napakaalaga po niyan. Yun ang sabi ni Pablo sa Philippians 3:17. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. Alam niyo, parang lumago ka, maging close ka sa mga tao na lumalakad sila ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maging close ka sa mga tao banal, magiging banal ka rin. Maging close ka sa mga tao na priority na si Lord, magiging ganun ka rin. Parang ka doon sa school niyan eh. Maging close ka sa matatalino, magiging matalino ka rin. Ngayon, maging close ka doon sa mga school bowl, walang ginawa kundi mag-dota at absent ng absent, ganun din ang ending mo, baksa ka rin. Amen? So kung sino yung mga close sa'yo, yun ang magiging influential sa'yo. So, also we are changed through it.
Nababago po tayo sa pamamagitan ng ating mga relasyon. Sabi sa Ephesians 4:15-16. Instead, okay, imbis na ano tayo, o ano naman pinagagawa natin, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Okay, ang susi, para lumago ka spiritually, is kailangan mapunta ka sa isang relasyon kung saan ang mga tao speaks the truth in love. Amen? Okay, sabi ganyan, from Him, the whole body, lahat ng mga mananampalataya, joined and held together by every supporting ligament, kasukasuhan, di ba? Yan ang nagkukunekta sa mga buto mo, di ba? Pag wala kang kasukasuhan, yung buto mo magkakaiwalay-walay. Pero praise God, tayo yung kinunekta ng Lord sa isa't isa. Dapat tayo ay para tayong mga bulalo. Ha? Na connected sa isa't isa. Okay? So, sabi ganyan, grows and builds itself up in love as each part does its work. Alam niyo po ba na ang paglago sa Panginoon ay hindi solo flight? Amen. Amen. Hindi sa magitan ng pag-attend natin ng seminar, tapos uwi ka sa bahay mo, lalago ka na, hindi. Kahit ano man natututunan mo, kahit umatend ka ng Sunday worship, may narinig ka mga turo sa Word of God, hanggang wala kang lugar kung saan pwede mo may apply yun, hindi mo pa rin talaga naiintindihan. Okay? Pwede ko magturo sa inyo tungkol sa forgiveness. Pwede ko sabihin sa inyo kung anong Greek word ng forgiveness. Pwede ko sabihin sa inyo kung anong Hebrew word ng forgiveness. Pero kung hindi ka nasasaktan sa isang relationship at ikaw ay nag-challenge to forgive, hindi mo pa rin alam ang forgiveness. Okay? So, kinakailangan na ganun. Now, by the way, meron ako sa inyong ipapakita isang drawing na tinatawag na Johari window. At sa inyong notes ay meron kayong isang spasyo dyan o space kung saan pwede nyo mga drawing ito. Kasi ito po, ito ay galing po sa mga psychologists. Pero naniniwala po ako na meron silang ano rito, importanteng insight tungkol sa nangyayari sa buhay natin. Okay? So, hindi naman porkin wala sa Bible lang isang bagay, mali na yun. Kailangan tingnan natin kung merong punto yun sa katotohanan at hindi naman against the scripture. Okay? So, itong Johari window, I think, is a way ng pagpapaliwanag kung ano talaga ang kailangan ng isang tao para siya ay lumago. Sabi nito, actually, yung Johari window ay galing sa dalawang tao na pangalan ay Joe saka Hari. Kaya tawag sa kanya, Johari. Okay. Ngayon, sabi nila sa kanilang pag-examine ng iba't ibang mga tao at ang iba't ibang mga sitwasyon, koreksyon, sabi nila, mahati natin, okay, para maintindihan natin ang sarili natin, pwede natin makita ang sarili natin in terms of yung kilala natin ang sarili natin, yung mga bagay na alam natin tungkol sa sarili natin, known by self, may mga bagay na hindi natin alam tungkol sa sarili natin. Ilan sa inyo, meron pa yung mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa inyong sarili? Okay, yung iba, hindi nagtataas, pero hindi nyo pa naiintindihan. May mga bagay na hindi alam tungkol sa inyong sarili. Okay? Tapos, may mga bagay na alam ng iba tungkol sa iyo. Okay? And then, meron mga bagay na hindi alam ng iba tungkol sa iyo. Yan ang katotohanan sa lahat ng bagay sa buhay natin. Di ba ba? Ngayon. Now, yung mga bagay na alam mo tungkol sa sarili mo, at alam din ng mga tao tungkol sa'yo, yun yung tinatawag na open self mo. For example, alam ng mga tao dito, o karamihan, alam ng mga tao na ako ay humihilik. Pag natutulog, siyempre, hindi yung pagkisig. So, alam ko yan sa sarili ko, alam din ng ibang mga tao yan. So, hindi ko na tinatago yan. Okay? Open self ko yan. Now, yung mga member ng RLCC na hindi pa ako nakakasama sa camp o sa anumang lugar, baka first time niyo akong makasama, manatulog tayo, manunig niyo parang may dinosaur sa paligid. Sino? Sabihin ko na sa inyo agad, si Pastor Bro. Okay, amen? Ha? Hindi ko na kinahihiya yun. Ganyan talaga ang buhay. Now, may mga bagay na hindi ko alam sa sarili ko, pero alam na ibang tao tungkol sa akin. Yan yung tinatawag na blind self. May isang tawag natin blind spot. Ibig sabihin nito, maaaring tingin ko sa sarili ko ang bait-bait ko. Pero yung mga nakakakilala sa akin, at minsan din nila sinasabi sa akin, at totoo na mayabang ako. Sana naman di gano'n. Kunyari lang yan. Diba? Pero minsan, may mga bagay na alam ng mga tao tungkol sa iyo, pero ikaw bulat ka, hindi mo alam. Alam ng mga tao na ikaw ay swapang, pag may nilagay dyan na chick boy o na chooks dyan, mabilis pa sa eskwato, inuubos mo. Pero tingin mo ikaw ang magbigay na tao sa sarili mo. Tingin mo, ikaw ay napaka-generous.
Pero lahat ng mga kaibigan, alam, kilala ka, sobrang tao mo. Okay? Ikaw yung unang-unang pumipila sa buffet. Di ba? Inuubos mo. Now, meron mga bagay naman na kilala mo sa sarili mo, pero hindi alam ng mga tao. Ang tao po dito, hidden self, o di kaya, secrets. Sino sa inyo may secret? Okay, siyempre, marami. Di ba? Yan yung mga bagay na hindi mo sila sabi sa ibang tao, tinatago mo, o ayaw mo sabihin na nahihiya ka, kung anong dahilan mo. Di ba? At then, siyempre, ngayon, meron tinatawag ng unknown self. Ibig sabihin, hindi mo pa nadidiscover ito tungkol sa sarili mo, hindi pa rin alam ng mga tao tungkol sa iyo. Sa madaling salita, ito yung mga bagay sa iyong pagkatao na positive and negative. Positive po, yan yung potential mo, hindi mo pa nadidiscover. Negatively, ito yung mga bagay na maaaring talagang hindi mo pa alam na nandyan pa sa puso mo na kailangan pang baguhin ng Panginoon. So, paano ba lumalago ang isang tao? Well, una sa lahat, kailangan mabawas-bawasan yung blind self sa pamamagitan ng feedback. Sa pamamagitan ng mga tao na sa paligid mo na honest, who will speak the truth in love sa iyo, sasabihin na sa iyo, sister, ang lakas ng dating mo. Siyempre, parang offensive yun. Pero kung di nila sasabihin sa iyo, di mo malalaman yung tungkol sa sarili mo. Di ba? Pag meron ka totoong kaibigan, kaya nga napakaganda na, di ba, pag mag-asawa kayo. Kasi pag mag-asawa kayo, pwede nyo sabihin talaga sa isa't isa kung ano totoo eh. Di ba? Minsan ka sobrang totoo na eh. Minsan yung sinasabi sa asawa mo, parang talagang sobrang na. Diba? Nag-galit na galit ka sa iyo, di ba? Pero sa totoo lang, kung maganda ang relasyon ninyo, pinaka-okay sa lahat yung may mga kaibigan ka na sasabihin sa iyo totoo. Di ba? Hindi sasabihin siya, alam mo, pumapayat ka. Alam mo naman ang taba ka, di ba? Yun ang lalawang alam nila. Pero pag mayroon sabi sa'yo, alam mo, ang taba mo na, hindi na katamayakap, panayakain mo ng balak, ay balak ng manok. Okay? So, yun yung mga tao na medyo mabait. Okay, pangalawa, kailangan mangyari, mabawasan yung mga secrets sa pamamagitan ng disclosure. Of course, mahirap yan. Kasi, risk yan eh. Amen? Pag sinabi ko sa iyo mga sikreto ko, baka mamaya, balita mo sa People's Journal. Kaya sinasabi ko sa mga tao, bago kayo pumasok sa life group, pwede po na kayong dumaan sa tinatawag na share group para magkagaanan muna kayo ng loob para ma-decide nyo kung talagang gusto nyo ba mag-life group o hindi. Kasi sa life group, kakailanganin mo mag-share ng totoong pagkatao mo. Ngayon kung ayaw mo yan, mag-share group ka lang muna. Para usap-usap lang muna kayo na mabababaw na bagay. Di ba? Pero pag ganyan na nangyari kasi, yung unknown self mo ay liliit. Magkakaroon ka ng self-awareness na siyang susi sa group. Alam niyo ba paano lumalago ng isang tao? Pag nalaman mo ang mga bagay na mo sa sarili mo. Di ba? At nabing open ka, transparent ka, at lumapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, mayabang po pala ako, sabi ng friend ko, tulungan mo ako magbago. Yan ang tinatawag na life-giving relationships. Lahat tayo kailangan natin yan. Amen? Kaya nga po, kinakailangan po mapunta tayo sa isang life group na meron talaga totoong dynamics na tinatawag na life-giving relationships. Hindi pwedeng barkadahan lang. Kasi kung barkadahan lang kayo, pwede kayo nagpa-plastikan. Ang life group ay mas malalim na barkadahan. Kaya kinakailangan natin unawain maigi yan. Okay? At siyempre, pagkahulihan sa dahilan, gusto ko malaman nyo is that we are commanded to pursue it. We are commanded to pursue yung relationship. Sabi sa Philippians 2, verse 1 and 2, if you have any encouragement from being united with Christ, ibig sabihin, born again ka. If any comfort from His love, ibig sabihin, nag-grow ka spiritually. If any fellowship with the Spirit, so ikaw ay filled with the Holy Spirit, if any tenderness and compassion, so nakikita na sa buhay mo yung bunga ng Holy Spirit, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. So gusto ng Panginoon ito, na bahagi ng paglago natin ay yung papraktisin natin yung tinatawag namin dito sa RLCC na community ship. Community ship is the art and the method of becoming the people of God. Okay? Proseso po yun. Hindi basta-basta nangyayari. So dito sa RLCC po,
Naniniwala po kami, it takes a community to grow a Christian. That's why we believe na kinakailangan po tayo ay magbilong. Okay? Huwag lang tayo atin lamang ng atin. So right now, what I want us to do is to form smaller groups right now, or small groups, yung mga katabi nyo dyan, because I want us, okay, to answer these questions, okay? In what way have you felt disconnected with people in the past? And how did you cope? Okay? Paano mo naranasan ito dati, yung parang disconnected kasi ibang tao? At ano ang ginawa mo para makapag-cope? Which of the reasons for connecting with others convinces you the most? Alin doon sa binigay ko limang dahilan na para nakikita mo na totoo nga, kailangan ko magbilong. And then pangatlo, what have you realized about yourself through the Joharing window? Anong na-realize mo sa buhay mo o sa pagkatao mo? Doon sa senior ko sa inyong Joharing window. So I want you to form, pwede yung anong yung senior nyo.